nakakotin ako. Maganda naman yung mga ginawa niya simula nung umupo siya. Nawala yung mga adik. Tsaka yung mga masasamang loob, maraming nawala. Maganda yung ginawa niya ngayon. Pwede sigurong 10, okay naman siya. 5 kasi since he's the president, nagagawa naman niya yung tungkulin niya. Kaso po ang dami po kasing issues na imbis na nasa-solve, parang napupunta po sa ibang view. Parang kunyari, nung nag-start po yung pandemic, parang dapat nag-focus na lang tayo sa pandemic, pero tinuloy pa rin yung parang beach sa Manila Bay, parang ganun. And paulit-ulit na lang po na ganun, na napupunta sa ibang focus yung dapat, yung nasa harapan na natin. Eh ako naman, bilang driver, sumusunod din ako sa mga ano, yung ibang operator na parang gusto nilang ano, yung hindi muna i-phase out, kasi sayang nga naman yung mga ano, yung mawawalan trabaho marami. Mahirap din kasi agad-agad palitan naman yung mga jeep na ano, katulad yung iba maayos pa naman, tsaka marami mawawalan ng trabaho. Siyempre pare-paras din nagkalabuhay ganun. Pero siyempre, tignan nila kung anong sitwasyon para anong maganda para sa kanila, mga driver, gano'n. From 9 pesos to 11 pesos po, kahit 2 pesos lang yon, super bigat, ay opo, super bigat na din po nun. Kasi for me, for my experience, sa Aurora Hill pa po ako, tapos intern po ako sa Sacred Hospital, it requires 2 rides. Ilang pera yun? Parang 44 if ever na matuloy yung sa buses. Yung 9 pesos pa nga lang po, medyo mataas na po yun for me as a student po. Kaya, if ever ma-phase out yung jeepneys, hindi lang po ako yung maapektuhan, hindi lang yung drivers, syempre po pati yung parents ko na sila yung nabibigay ng allowance ko.